guys, welcome back again to my channel. And for today's vlog, feature ko ngayon yung iBeam kasi request ng customer from Manila, from Luzon. So nag-request siya na i-vlog ko daw yung iBeam. So ito is yung may-ari yung nag-request. Ayan sa likod. Ayan siya. Sige. But don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kong updated sa mga bago kong upload na video. So tara! So kakatapos ko lang, kakatapos lang namin mag-unload ng container. And ngayon, may time na ako mag-video for the unit, which is Kia Bongo 3 iBeam. So, ito yung iBeam natin. So, nakita nyo naman. So, yung napanood yung nakapanood ng video ko, last video ko, is about the available units. And ito yung iBeam. Included itong iBeam na ito. So, ngayon, bibidyohan ko siya ulit. Kasi, papakita ko siya ng full. Hindi ko siya masyadong mabidyohan kasi wala pong driver na magpapalabas ng unit na ito. But here it is. This unit is Kia Bongo 3 4x2, which is double tire. Siya double tire. And then, sa harap is malaki yung gulong niya. Ayan. So, the cargo box of this unit is 11.5 feet, so almost 12 feet siya, long bed siya, guys. And then, ito yung harap niya. Ayan, naka-complete accessories na siya yung chrome, tsaka naka-sticker. And fully air-conditioned unit. Ayan, naka-aircon siya, and then naka-steering wheel cover, all function. Yung aircon, yung stereo niya, kasi alam niyo naman tayo mga Pinoy, di ba? Di pwedeng walang radyo sa atin kasi mahilig talaga tayo sa music. So, ang nakagandahan dito sa iBeam, guys, kasi yung iBeam is good siya for mabibigat na mga kagahan like 4 to 5 tons. So, kaya niya kasi iBeam nga siya. So, ipapakita ko sa inyo yung bakit iBeam siya. So, ito yun. Kaya iBeam siya is nakamolya siya sa harap. Ayan. So, good talaga siya para sa mga mabibigat na karga. Mga heavyweight. Ayan. So, may molya din siya sa ilalim. Sa likod niya. Ayan yung molya niya. And molya sa front. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Ayan siya. So, dito is, ito yung chassis niya. Malaki siya. Kasi, purpose talaga nito is yung pang magbigatang karga. Yan, 4 to 5 tons, guys. Kayang-kaya. Ayan, malaki yung chassis niya. And, nakikita nyo din yung gulong sa harapan niya. Ayan. Malalaki yung wheel nut niya sa harap. So, kung plano nyong bumili ng mga bongo or may plano kayong bumili, kung i-depende nyo din kung ano yung mga kalga nyo tulad nito. So, ito kasi yung iBeam is kaya siya 4 to 5 tons while the regular unit which is nabubulol ko, which is Hyundai Porter 2 and Kia Bongo 3 is kaya nila is up to 2 tons lang. So, ayan siya, lightweight lang. Then, eto sa iBeam, yun talaga yung pang malakasan na. Depende din yan kung saan niya sa gagamitin. Okay. So, the price of this unit is 410,000, guys. And, negotiable siya.